For he hath not an high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Abisabay. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Muli na yung pag-aaralan at itindihan nawa namin, Panginoon. Medyo malalim to, Lord, at actually ginagamit ang iba. Maling teaching, so I pray na matindihan namin to, Lord. Pakita niyo po doon yung biyaya, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon. Salain niyo din po ang gawa ng mga kaaway, Panginoon. Mga bata, Panginoon, sila po'y gabayan niyo din po, Lord. At yun yung likod, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hala ako, may kapatagtag eh. Pwede pakisilent po yung mga phone. May mga bata na, may mga phone pa eh. Okay, actually, paki-off na lang para ano, wala namang importante siguro dyan. Amen? Okay, ito na. So, ano ulit yung Book of Hebrews? Sinong bida dito? Chelsea? Sinong bida sa Book of Hebrews? Lian? Si... Stephen. Okay, si Jesus. So, sa buong Bible naman, bida si Jesus. Pero dito, especially, maraming bagay na kinumpara kay Jesus para maintindihan natin exactly sino ba siya at anong dapat natin gawin sa kanya at anong dapat mangyari. Kasi pag hindi natin siya kilala, una sa lahat, marami pong mga tao ngayon hindi ligtas. Sa Pilipinas, sa Christian nation daw to. Pero ang dami din nakakilala sa Panginoon. Amen? Kilala ba si... basta yung Jesus ay nakapako sa krus. Hindi sapat yan eh. Kasi meron din silang Buddha, meron din silang Muhammad. Hindi si Jesus comparable sa kung sinong tao lang. Amen? Yun dapat nating malaman. Siya ay Panginoon, siya ay Diyos, nagkatawang tao. At kaya nung previous chapters niya, ano man nakalagay doon, sabi siya ay propeta. Hindi siya basta propeta, siya ay anak ng Diyos. At sabi doon, siya ay Diyos. At sa second chapter, ang pinofocus doon ay kinukumpara sa angels. At siya ay mas mataas pa sa angels. So, sino ba tong Jesus na to? Hindi siya basta-basta. Okay, sa three naman, ano yung mga, ano dyan, siya ay... matapat, naalala niyo yun? Yung pinakaano din, faithful in all his house. Kung si Kristo ay Diyos, at siya ay high priest natin, siya ay naiintindihan niya tayo, at siya ay faithful, ano yung pinaka-message natin doon? Dapat, anong gagawin natin sa kanya? Baliwalay natin siya? At tapos sabi pa doon, how shall we escape if we shall neglect such salvation. Ano mangyayari sa atin pag tayo niligtas tayo ng Diyos tapos binabaliwala natin siya? Ibig sabihin, binabaliwala yung church. Nag-uumpisa yun din eh. Kaya ito nabalitaan natin na matured na Kristiyano na yun. Hindi ko inaasahan ganun pero medyo nakita ko na rin yun. Kasi nga, minsan may usapan kami ng tungkol sa pera. Kaya hindi ako nagugulat, dun din siya nayari. Dahil sa pera. Pero iba sa atin, katulad nyo, ano yung madalas kong inaano sa inyo? Reklamo ko sa mga makulit. O syempre, makulit. Yung iba, wala naman dahilan para lumiban sa church. Wala sa church. Basta ang layo ko eh. Sabi nga sa inyo, susunduin ko kayo kung kailangan. Diba? Ano pa? Basta masyadong maaga eh. Nag-adjust ka ng tulog. Amen? Ano pa? Ilabada ako, ilang lagi yung mga ano, ilabada, may module. Oh, yung nasabi ko nga sa inyo, di ba, yung balitaan nyo rin. Oh. Dinadahilan yung module, yung pala, ibang module na pala yung ginagawa. Ganun lang yan eh. So itong Kristiyano na balitaan, ganun din. Hindi ko makakalimutan, hinihirap pa kayo sa sakyan ko nun eh. Eh medyo natunugan ko, sabi ko, hindi mo yung ginagamit dyan eh.
Eh kaso, dili nga. Eh kung malaspag yan, di ba? So yun nga, ganun din niya mga bata, pag nakikita kayo di bastos, eh sabi ito, makulit to. Ito ang gagawin mo at ikaw, magano ka. Ito yung kailangan mong ayusin sa buhay mo. Makinig ka. Hindi ka nakikinig, wala kang pakialam. Itama mo na yun, di ba? Itama mo na yun kasi mag-grow ka, lumalaki ka, tumatagal ka sa church, pero hindi necessarily ibig sabihin o nagmamature ka. Amen? Ganun yun. Kaya minsan nakutuwa ako, madami tayo, kasi iba nga, hindi nagmamature. Natutuwa ako doon sa bumabalik. Yung hindi makulay, yung nakikinig. Maganda, isang sabi lang sa'yo, huwag kang maingay, alam mo na. Ngayon, yung mga batang maliit, ganun talaga, tatsagaan natin yan. Pero yung mga lumalaki sa inyo, alam nyo na siguro yung maaga sa church. Alam nyo naman siguro yung schedule natin. Kaya sabi ko lagi, sa Facebook na yan. Baka naman, diyan pa kayo, alam mo na. Kaya nga, sabi nga si Steve, wala pang Facebook. Iniisip ko na rin, bigyan ko na kasi, hindi, bata pa eh. Sabi ko, mag-mature muna siya. Pero iba sa inyo, di ba? So, nakikipag-away pala sa Facebook. Di ba? Pasan pa yung Facebook. Mag-aaral ka na lang. Nakakasira sa'yo. Yung iba naman, puro TikTok. Iba, sayaw-sayaw. Yung ibang, anong pinapakita? Yung iba, puro kalokohan. Yung iba, games. Nakikita ko yung iba. Pati si Jared, may Facebook na. Hindi, iba naman yan eh. Pakit-pakit lang yan eh. Pang-test. Okay lang. Pero makinig kayo mga bata. So nasa chapter 3 na, nasabi ko na siya ay faithful. Kung siya ay tapat, sa kanya kayo magtiwala. Amen. Ganun din sa atin. Salamat. Nagtitiwala kayo ba sa atin? Kaya nga natutuwa ako sa mga bago sa inyo. Lahat kayo ina-accommodate namin, di ba? Pero pag nakikita namin, lagi lang kayong makulit, hindi kayo sumusunod, eh pabuti pang ano, mag-iwa-iwalay na tayo. Amen. Iba sa atin. Yung iba naman, talagang di na umatin. So, okay lang yun. Kasi, wala eh. Anyway. So, dito tayo sa chapter 4. Nakakalahati na tayo dito. Halos lagpas. So, pinaka-team dito is yung rest niya. Ito din medyo malalim. Pero, nasabi natin last week, yung tinutukoy na rest dito ay may kinalaman una sa kaligtasan. Pag ikaw iligtas, saved by faith, by grace, through faith, hindi ka na ikaw yung naghihirap. Pinapaghirapan mo yung kaligtasan mo, di ba? Pagligtas ka na, assured ka na, sigurado ka na, hinto ka na sa, ano, sa gawa mo, sa sarili mong gawa, pagdating sa kaligtasan. Pero banggit din natin kasi, dalawahan to, pagkatapos mo maligtas ngayon, gusto mo naman ng rewards. So, magtatrabaho ka para sa rewards. Pero still, by the grace of God. Sa ngayon, yung mga churches, kaya nag-aaway-aaway kasi, hindi magkasundo sa aral. Iba mga sabi, hindi ko malaman yung tunay na aral. Daang taon na, libong taon na sila nagdedebate dyan, kaya ayoko na religion eh. Sabi nilang gano'n, may point din naman, kaso mali rin. Kasi nga, hindi nilang nakuha yung katuwiran pala ng Diyos ay actually magaan. Sabi niya, ang kanyang, anong tabi ng kanya, ang kanyang burden is light. Kaya, pero iba sa atin, pag hindi ka nakinig ngayon, nagiging mabigat sa'yo yung salita ng Diyos. Ang sakit naman magsalita ni Pastor, salita ng Diyos yun eh. Kaya mabigat sa iyo, hindi ka nakinig, mapapahiya ka ngayon. Tapos ayaw mo nang bumalik, di ba? Tanda niya, mga bata. Minsan, ligtas kayo, salamat sa Panginoon. Pero yung iba, hindi makabalik sa Diyos, alam niyo bakit. May ginawang mali, at medyo prideful. Di ba? Okay lang naman, kunwari, sige, nagkasala ka na. Anong gagawin mo? Bumalik ka lang, di ba? Lagi siya sabi sa inyo. Minsan, mapapahiya kayo. Afternoon, tapos na yun eh. Hindi naman natin yung pag-uusapan na, di ba? So, walang dahilan. Kunwari, yan, nabalitaan sa inyo, kung ano man yan, hindi kayo nakatid na matagal, balik lang kayo. Get right with God. At yung church, andyan yan para supportahan ka, hindi ka i-condemn. Tsaka, isa pa, kung may kasalanan ka, alam nyo, makakalimutan lang yan, alam nyo ba yun? Ang mga tao, interesado yung sarili nilang buhay. Kung sakali nagkamali ka talaga, let it be, mag-sorry ka sa Diyos, siya nga ayos yan. Amen? Si Pastor nyo ako, hindi ako perfecting member. Hindi talaga. Huwag yun ang tanong kayo, Pastor. Pero alam nyo yun. Pero, yun, tiwala ako sa Diyos. Saan ako pupunta?
huwag sa church. Hindi lalo ka mapahamak, di ba? So, patuloy ka na sa church, magsorry ka sa Diyos, tapos ayusin yung buhay mo. So, ganito yun. Ganun yung rest na tinatawag. So, natapos tayo doon. Dalawahan yan. Again, assurance of salvation and assurance of the rewards of God. Na hindi ko yung makikipagkumpetensya sa kapwa mong Kristiyano. Dahil pareho na kayo ligtas. Kahit sa mga pastor, may ganun pa rin. Okay na eh, naglilingkod ka na sa Diyos, ba't mo kailangan mas mayaman, mas malaki, mas marami, mas magaling? Hindi na kailangan yun. Ang Diyos na nakakalam yun eh. So kaya ang naging illustration dito, kung naalala nyo last week, is yung pagpasok nila sa Promised Land. So sila, naligtas sila sa Angel of Death, pero hindi sila naligtas sa wilderness. Okay? Sa katigasan ng ulo nila, hinayaan sila ng Diyos, mamatay sa wilderness. Ang maganda naman ito, in next generation, kahit paano, natulungan nila. Naturuan nila. No? Doon yung mga nagrebelde rin. Alam niyo yung kwento. Ano nangyari sa mga nagrebelde? Ang kawawa madalas niya yung leader eh. Imagine niyo na si Pastor Moses. 3 million daw yun eh, yung tansya nila eh. Paano mo papastorin yung 3 million? Sige nga. Kasi yung ano, yung lalaki nasa ano na eh, 700,000 eh. Talagang abot ng 3 million yun. May iba, duda daw dun eh. May sabi sa Bible. So, ang hirap. So, may mga nagrebelde. Anong ginawa sa nagrebelde? Ah, basta sila, maaga sa church sila, tahimik, pero ako, maingay ako. Absent-absent ako, kukulit-kulit ako. Alam nyo nangyari sa mga hindi kinasaya ng Diyos sa time ni Moses? Okay lang makulit sila? Ang kulit, sobrang kulit, inaway nila si Moses eh. Si Moses, naglilingkod lang naman sa Diyos. E nagalit ng Diyos sa kanila, pinatay sila. Nilamon sila ng lupa. Pwede ba yun? Mayroong ganun, yung mga sinkhole. Totoo yun. So, mag-ingat kayo at matakot kayo sa Diyos. Amen? Ako, hindi ko tatadyakan dito pag na... Pero pag ang Diyos ang tumadyak sa inyo, patay kayo. Amen? Ako, sasama lang yung loob ko. Tapos, papag-pray lang kita, Lord, anong gusto mong gawin dito? Gawin mo na. So, ngayon, di ba tayo natapos dito? Dito naman tayo sa idea ng yung high priest. Kasi, sabi nga sa inyo, hanggang chapter 8 yan eh. So, alam na natin yung rest, ha? Babalik tayo sa idea ng high priest, yung naglalapit ng Diyos sa tao at ang tao sa Diyos. So, nabanggit yan sa chapter 3. Ngayon naman, dito tayo. Seeing then that we have a great high priest, faithful, Jesus, let us hold fast our profession. Ano yung sabihin ng profession? Kunwari, sinabi mo, ligtas ka, di ba? Pansin niyo ako, laging ganun ginagawa. Kasi nga, si Pastor, ganun din eh. Pag may Kristiyano dyan at umanggap sa Panginoon dati, tapos parang, anyari, pang ay din nakakalimot mag-church. Diba? Hindi lang limot, talagang ayaw na. Una, tatanongin dyan, Brad, ligtas ka ba? Kasi magre-reflect ka, hindi naman yung pastor pupipilit sa'yo eh. Ang magkocompel sa'yo na dumalo, mag-aaral ng salita ng Diyos, kung una, gusto mo sumunod sa Diyos, at hindi nga mangyayari, kung hindi ka ligtas in the first place. Kung ligtas ka, magpatuloy ka. Para okay yung rewards mo at di ka nakakasira. Kaya sabi to, hold fast our profession, ligtas ka ba? Pag hindi mo masabing hindi, eh yun yan, nire-review yan. Okay? So, anong mangyayari ngayon pag pag sigurado tayo sa kaligtasan nyo? Sabi to, for we have not an high priest which cannot be touched. Binalik lang to sa chapter 3. Naalala nyo yun? So, si Jesus, hindi mo pwede sabihin kay Jesus, Lord, ang hirap ng buhay ko! Sino mahirap ang buhay dito? Sino yung pinagdadaanan dito? Mahirap ang buhay. walang hindi mo yung makukumpala kay Jesus. Amen? Siya nga Diyos eh, nagkatawad tao yung palang eh. Tapos ano, hindi naman sila mayaman, hindi naman sila sobrang hirap. Pero, di siya pinapansin. Diba? Ano pa? Later, siya ginulpi. Hindi ko pa naranasan yun.
So, ibig sabihin nito, kung natutokso tayo, nangihina tayo, nauuhaw tayo, yung ba sa inyo, inom ng inom, nauuhaw din na layo ako. Hindi kayo magbawa ng ganito pa, hindi kayo tayo ng tayo. Okay, ano ba nangyari kay Jesus? Nasaktan siya. Pinagsinungalingan siya. Nagulpi rin po siya. Kaya wala tayong dahilan para tayo ay abiyat di tayo naiintindihan ng Diyos, naiintindihan ka ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Ano ulit yung grace? Unmerited favor. Minsan, ano tayo? Dalawang ano tayo? Extreme din. Yung iba sa atin, masyadong makapalang mukha. Alam mo yung sabihin nun? Ayun, pagpupunta kayo sa church, kaya tinitrain natin yung mga bata pa lang, huwag kayong maingay kasi dapat ginagalang nyo yung panambahan natin, di ba? Naintindihan ba yung walang galang, yung bastos, tsaka yung magalang, ano yung sabihin nyo? Sina, ay, tahimik daw dapat, tahimik lang ako. Yun ang maayos, di ba? Iba naman, sobrang mahihain naman. Iba sabihin, ayoko umatin sa church kasi nahihiya ako. Kasi may ginawa akong mali, at baka pag-usapan yun, di ba? So, hindi rin tama yun. Kasi pag may ginawa kang mali, kasabi ko lang kanina, lumapit ka sa Diyos, ito sinasabi nito, that we may come boldly. Kasi nga, si Jesus, alam niya lahat yan eh. Meron ba siyang, meron ka bang naranasan na hindi niya naranasan? Bukod sa kasalanan ha. Pero alam niya yung paghihirap. Okay? Pwede mo siyang lapitan, pwede siyang makarelate sa'yo. Sabi niya, that we may obtain mercy. Yun ang sinasabi na kanina. Nagkasalanan ka, kaya kailangan mo ng awa ng Diyos. Yung iba naman, sobrang kapalang mukha ngayon, kaya napansin yung iba sa atin, tinuturuan ko mag-behave. Diba? So, katulad yung kinakwento ko sa inyo, yun, na-expose siya. So, hindi ko alam, magbabalik pa sa church, nakakahinayang. Eh, dati, sobrang ano yun eh, sobrang, alam mo na, active. Sobrang active. Yung kay sinong active ngayon? Si DM. Active na active to. Huwag naman sana, di ba? Kaya mag-iingat kayo. Lahat kayo. Pwede dumating sa inyo, unti-unting kasalanan lang yun eh. Napabayaan. Eh, medyo ano rin siya kasi. Parang leader-leader siya dun eh. Siyempre, nahihiya ibang church. Member. So, pero, kung talaga nagkasala ka nandyan, anong gagawin mo na? Joshua, humingi ka ng pag nagkasala ka, Joshua, anong gagawin mo sa Panginoon? Joshua, pag sa tatay mo nagkasala ka, anong gagawin mo? Justin, yun, Wayne, anong gagawin mo pag nagkasala ka? Very good, di ba? Ganun ha. Tsaka yung pag tinatanong ko kayo, alam, wala naman sa akin yan eh. Diba? Kasi alam mo, bata kayo, binigada, tinuturoan lang kayo. Kaya ang ayoko, yung batang walang respeto, kunwari, sinasabihan mo na, yun ang masaklap. Nakakasira yun. Tapos, nakakasama ng loob. Tapos, pag nagpatuloy siya doon, di marunong mag-sorry, walang patutunguhan yun. Sa Diyos, siya'y maawa, maawain, at mabuti siya. Pag tayo nagkasala, hingi lang tayo ng tawad. Amen? Ganun po yun. Walang usap-usap dyan. Mahal ka niya, pero hindi pwede yung kakulitan mo, yung kasalanan mo, hindi pwede yun eh. Anong gagawin natin? Pag napahiya ka, salamat. Kasi, at least hindi ka nang papatuloy, di ba? So, lapit lang tayo sa Diyos. Pag sinabing throne of grace, sa Diyos yun. Para tayo kaawaan, at sabi diyo, and find grace to help in time of need. So, tutulungan ka pa niya. Kuna, nagkasala nga. Kunwari, si Geraldine. Kunwari lang, ha, huwag naman. Na, nabuntis mong maaga si Geraldine. Naku, yan ang nakaka, ano, sa church. Ang pinaka, ano, dyan, yung pastor. Kasi nga, preach ng preach dito, tapos, ano sasabihin ng ibang tao, di ba? Ano sasabihin niya? Uma-attend pala sa inyo yan, ganyan. So, pangit naman, di ba? So, pero, kung nangyari na yun, nandiyan na, ano gagawin natin? I-restore yan unti-unti. Okay, lapit ka lang. Huwag yung magmamalay ka pa. Kaya ayaw mo pumunta sa church, ayaw mo masabi. Ba't ayaw mo masabi yan? Nagkamali ka eh. Tama ba?
Let us be humble. At tutulungan ka niya, tutulungan ka niya. So move on tayo sa chapter 5. Ulit yung the high priest. For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God. O yung mga high priest, para yan sa mga gawain ng Diyos. Sa gawain ng Diyos. Pag sinabing ordained, talagang sinadya siya dyan, inilagay siya dyan. That he may offer both gifts and sacrifices for sin. Okay, so, tackle muna natin yun. So, alam na natin si Jesus yan. Pero yung mga high priest na tao lang, ginagawa niya yung gawain ng Diyos, paninsin niyo nyo dyan, ginagawa niya, nak-ordain siya dyan, gagawin niya yan. Kaya, isa mga natutunan ko din nung batang Kristiyano ako, yun nga, si Pastor, kala ko, syempre, madalo lang naman ako dun dahil, so, tunay yung konting Bible, di ba? Kaibigan mo, andun. So, minsan, hindi mo, ano, si Pastor, parang, ano, kala mo, hindi ka naintindihan. Pero yung pala, nilalapit ka na sa Diyos, kahit naligtas ka na, tuloy-tuloy yan eh, alam nyo ba yun? Sa kanila, every year, kung may kasalanan, mag-o-offer sila. Ganun din tayo. Ang tagal natin magkasama dito, kung dito kayo stay. So, lahat tayo ay dapat, ang gagawa niya, mayroong sinadya ang Diyos dyan. Amen? May nilagay siya dyan. So, sa case natin, mga pastor yan, tsaka mga elder, yung mga nakakatanda sa ating Kristiyano, nilalapit tayo sa Diyos. So, huwag tayong mahiya. At, ano tayo? Sabi dyan, who can have compassion on the ignorant and on them that are out of the way, for that he himself also encompassed with infirmities. Yung tinutukoy dyan, yung high priest nga. So, ang high priest at kahit tayo, di ba? Pag alam na natin, may kasalanan dyan, hindi naman natin yan talagang didikdikin, di ba? Alam nyo yun. Misay, naasar ko kayo, ano lang yun? Pakunti pa lang yun, para lang maintindihan mo mali kang hindi mo nare-realize. Diba? So sabi din, and them that are out of the way. Naintindihan nyo ba yun? Kunwari, ang patungo sa kalooban ng Diyos dito. Yung ibang kapatid, pag ganyan-ganyan, diba? Like, in-respect yan eh. Pumunta naman ako doon, pero dito muna ako. Iikot ka pa doon. Diba? Meron tayong mga ganyang kapatid eh. Nakakapikot minsan, kasi dito nga tayo eh. Next week na lang ako church. Diba? Pero kailangan nating alalayan, especially yung pastor nga. So para kang inaakay. Yung nakakapikon, diba? Sabi dito, ang problema sa high priest, nagkakasala din siya. So hindi laging masama yun, alam nyo ba yun? Yung basa natin nag-uhanap ng perfecto, kaso wala namang perfecto, ay bandang huli, wala ka nang gustong sundin kasi walang perfecto. Mali rin yun. So maganda alam natin na nagkakasala ng tao, pero nagpapalit tayo. Kung nasa sa mga magulang natin, alam mo, nakita mo yung magulang mo, pambirahin mo. Nakuloko na ng tatay ko, daming asawa. Pero at least ngayon, kahit paano, pinapakain ka. So ano nga sabihin mo? Ang gagawin mo? Babastusin mo na yung tatay mo? Hindi pa rin, di ba? Masama yung ginawa niya, pero at least naintindihan niya ngayon. So tingnan mo rin, at least pinapakain ka, pinapag-aral ka. Appreciate mo na rin yun. Huwag mo na lang gayain yung maling ginawa niya. Amen? And by reason hereof, he ought as for the people, so also for himself to offer for sins. Sabi lang dito, kinukumpara nga si Jesus sa high priest. So siya yung pinaka-high priest, yung mga dating high priest, eh nagkakasala din yan eh. Paano niya ilalapit talaga yung tao sa Diyos? Eh kung siya mismo, kailangan niya mag-offer sarili niyang kasalanan. So, ibig sabihin, yung offering niya, hindi ganun katanggap-tanggap. Okay? Pwede na rin, pero hindi katanggap-tanggap na sa Diyos, na banal. So, kaya ngayon, and no man take his honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. So, sa Tagalog, kaya minsan, bihira yung gusto magpastor. Bakit? Kahit sa ano lang, mag-lead. Ayaw mo mag-lead kasi hindi ka perfecto. Minsan, naisip mo yun, di ba? So, pero pag in-ordain ka na ng Diyos, si Aaron, perfect ba si Aaron? Nakita nga natin yung kalokohan ni Aaron later, di ba? So, pero ang Diyos naglagay sa kanya doon, gagawin niya yung trabaho niya. Amen? So, hayaan na natin, supportahan na lang natin. Baka may nakikita ko yung pastor, doon si pastor, ganyan, ganyan eh. Ayoko na dyan. O sige, hanap ka ng church. Wala kang makita. Ibig sabihin, huwag ka na mag-church kahit saan.
Diba? So, yun yun. So, pag ang Diyos na naglagay dyan, okay na yung pwede na yun at the moment. Pero ito maganda, si Jesus, sabi nito, so also Christ glorified not himself to be made a high priest. Ibig sabihin, hindi naman siya yung nag... Dahil mabuti ako, perfecto, ako na yung maglalapit sa iyo sa Diyos. Well, totoo yun, pero hindi siya yung nagyabang. Alam niyo ba yun? Minsan kahit sa church, ganyan eh, payabangan eh. Mas magaling, nakapansin ko yan. Sabi nga sa inyo sa mga ano, diba, hindi nyo sila kilala, di ba? Sabi ko na sa inyo, yung mga worker, di ba? Kasi nga sila yung ano dun eh. Hindi, napansin ko yan, eh, kahit yung ibang kapatid eh, ganun din. So, itong dalawang to, hindi magkasundo, yung pala, eh, pala yung conflict of interest, kahit sa company, ganyan din yan eh. So, anong gagawin mo? Diba, plastika na lang. Unari mabait, pero sa nakatalikod, ang binabalak iba. So, mga Kristiyano, hindi dapat ganun. O, paano mo gagawin yun? Isipin mo, bahala ang Diyos naglagay sa kanya doon, siyang magaling ngayon, siya nataas, susunod ako, why not? Doon lang naman, hindi naman sa buong buhay ko, di ba? So, later, ikaw yung tataas ng Diyos kung magtapat ka rin. So, si Jesus, hindi siya yung una, di ba? Pagpanganak niya dito, sabsaban. Ba't hindi siya yung pinanganak dito sa hari na siya? Hinayaan niya lang yun, kasi yun ang paraan ng Diyos, eh. Medyo malalim kasi ito, no? Anyway, sinabi niyo, thou art my son, today have I begotten thee. Kailan niya sinabi yun? Alala niyo ba? Nung sa, siya ibinaptize, di ba? Kaya po tatay yung baptism, eh. Okay? Sa case ni Jesus, yun yung parang pinakilala siya, eh. Kasi nga, yung earthly ministry niya, abang bata siya, wala naman siya masyado ginagawa, sumusunod lang siya sa magulang niya. Pero nung siya ibinaptize, doon nag-start. Kaya sabi ko sa inyo dito, yung iba, magpabaptize na agad. Sabi kasi, anong pumipigil sa'yo? Pagligtas ka na, sumunod ka sa Panginoon, ang una niyan, baptism. Pag hindi ka nagpabaptize, anong ginagawa mo? Parang, eh, call nyo naman yun eh. Diba? Kaya yung magusto nila, wisik-wisik ka na lang. Bata pa. Kaya, pipin mo. Sige, member na ako dyan. Hindi ka sa atin talagang binabaptize na kasi napakalino nun. So, hindi mo may tatanggi isang araw, nagpatubog ka sa lupa tuloy. Sa tubig. Hindi aksidente yun. Okay? Kaya pag nag-backslide ka, maaalala mo yun. Nag-identify ka na sa Panginoon, tapos ngayon, backslider ka. So, ano pa yung gusto ko sabihin doon yun? So, actually, sinabi rin yun sa transfiguration. Yung binanggit ulit sa kanyang ama. Anyway, so si Jesus ay pinapakilala high priest, so dapat siya natin lapitan. At siya yung maglalapit sa atin. Ngayon, ito naman, ito yung sinasabi natin sa Psalms. Nakwento ko na ito kasi nabanggit na rin ito last time. Si Melchizedek po yung high priest, actually priest of the most high, sabi doon. At may pagkakaiba siya sa priesthood ni Aaron. Si Aaron after Moses, o sa case ni Moses, di ba, sila ay ginawang mga priest. So dati, wala lang sila, pero dinubuo ng Diyos yung Israel. Tino-organize sila, nagkaroon ng isang grupo ng tao sa tribe ni Levi, pero yung mga anak ni Aaron, special. Kasi sila yung mag-offer ng sacrifice, sila yung lagi sila sa tabernacle. Basta may gawain, sa gawain ng Diyos, yung magpatawad ng kasalanan, yung tinitingnan pa pag may sakit sila, yung mga priest gumagawa nun. Okay? Kaso yung si Melchizedek, labas siya dun eh. Kasi before pa to eh, Genesis ano pa to eh. 17 ba yun? Hindi ako kamali. Kaya kinukumpara si Jesus doon. Sabi niya, who in the days of his flesh, Jesus to ha, when he had offered up prayers, supplications with strong crying and tears unto him, that was able to save him from death, and was heard that he feared, though he were a son, he learned obedience by the things which he suffered. O, tandaan niya, mga anak ha, kaya, yung maayos na tatay, inuutusan yung mga anak niya, hindi yan ginagawang hari reyna. Walang mga yan, hindi matututo yan. Paano matututo yan? Sumunod. Medyo masaktan din, mapagod. Saan niya mararanasan yan? Sa labas na? Maganda sa bahay pa lang.
Alam mo na may authority ka sa bahay. Paglabas mo, gahat mabaho ka, alam mo yun. Hindi yun nung iiwasan mo, hindi yung babastusin mo yung boss mo. Hindi ka ganun. At masipag ka, matapat, hindi ka magnanakaw. Diba? So si Jesus na mas medyo malalim kasi nga ang trabaho niya ay ligtas tayo. At siya, kahit gano'ng kahirap yun, sinunod niya yun. Okay? Pag sinabing suffered, hinayaan niya mangyari sa kanya. So ganun din tayo dapat pag mayroon tayong talagang paghihirap. Pastor, hindi mo naintindihan, mahirap ako eh. Magulo yung bahay namin. Well, kahit iba-iba tayo ng pinanggalingan. Amen? Huwag kang magdahilan dyan na hindi mo naintindihan. Mayroon tayo lahat pinagdadaanan. Amen? So kagaya na si Jesus, hinayaan niya na kung ano man yung suffering na inalaw ng Diyos para sa kanya, ng kanyang tatay. Hinayaan niya yun. So tayo din. So baka nagreklamo pa kayo, si tatay naman, lagi tayo sa church. Kasama naman, yung iba, kilala ko, pa ML-ML lang eh. Alam ng tatay niyo kung saan niyo kailalagay. Amen? Sa mga case na walang tatay, alam niyo na yun. So, kaya nga sumunod kayo sa Diyos. Amen? Ako, nagsisilbi akong parang tatay sa inyo. Sumunod kayo. Pero si Jesus, ganun, sumunod siya. Sa dyan, being made perfect, He became the author of eternal salvation and told them that obey Him. Okay? So, yun yung pinaka-big deal dito. Sinong pwede magligtas? Sinalala niyo sa Revelation? Naghahanap sila. Sino magbubukas? Sino ang kadapat-dapat? Ngayon, pinapalitan ni Thor yan eh, di ba? Alam mo si Thor? Pag nabuhat daw yung hammer, worthy! Kadapat-dapat ka kasi nabuhat mo yung hammer. Ang kalokohan itong mga ito eh, no? Pero sa atin talaga, ang kadapat-dapat, wala. Walang kadapat-dapat. Pero kadapat-dapat yung banal, walang kasalanan, may walang ganun. Pero si Jesus, siya yung banal, wala siyang kasalanan, pero siya ay niligtas siya tayo. Dinamayan niya tayo. At kaya sabi dito, He became the author. Pag sinabi author, nagsulat, di ba? Siya yung utak. Siya yung nagpaumpisa ng ating kaligtasan. Kaya walang kaligtasan sa labas ni Jesus Christ. Andan niyo po yan. Pag may nagsabi sa inyo, mabuti din naman kami. Yung mga Muslim, meron din naman silang Diyos. Hindi pareho yun. Okay? Walang ginawa si Muhammad kundi gayahin lang si Jesus. Hindi naman niya nagaya. Okay? Kaya sabi diyan, and told them that obey Him. So, hindi lahat naliligtas. Amen? So, si Jesus ay tagapagligtas pero iba hindi naliligtas. Tandaan niyo lagi yan. Sabi diyan, silang sumunod sa Kanya. Again, anong susundin mo kay Jesus? Lahat ng sinasabi niya, maganda yon. Pero pagkadating sa kaligtasan, sabi niya sa ibang place, sabi, obedience to the gospel. Manampalataya kay Jesus, dun ka naliligtas. So, balik tayo kay Melchizedek. Sabi diyan, called of God and high priest after the order of Melchizedek. So si Melchizedek kasi walang, namin, punta tayo dun. Of whom we have many things to say and hard to be uttered, saying you are dull of hearing. So ito na. Medyo malalim daw. Ito medyo si nagsulat ng Hebrews. Medyo sa segue siya. Kasi parang ngayon, katulad ko ngayon, nagsalita ako dito, di ba? Yung iba sa inyo, di nakikinig. So, anong gagawin ko? So, may sinasabi ako, may pinupunto ako dito, pero bigla ako kayong i-address, di ba? So, ganito ginagawa niya dito, sabi niya dito, napansin niya kasi alam niya eh. Ito mga nagbabasa ng sinulat ko, nakikinig kaya talaga to. Eh, kilala niya yung sinulatan niya. Sabi niya, iba sa inyo, hindi na nakikinig eh. Yung sabi dyan, oh, marami ba siyang gustong ituro, kaso hindi na siya makapag-proceed. Walang pakinabang kasi yung iba sa inyo, sabi, dull of hearing na. Pag sinabing dull, ano yung dull? Ha? Pag sinabing dull, parang boring ka na. Diba? Pag dull, malabo. Yung iba sabi niya, ano, parang kalus na. Ibig sabihin, marami ka ng kalyo. Sino may kalyo sa tenga dito? Sa kamay lang kasi ginagamit, di ba? Pero may mga tao daw na, katulad nyo especially, maganda sa inyo, bata pa kayo, salita na nyo, minara nyo, di ba? Pero pag hindi kayo nakinig, hindi kayo seryoso, ilang taon, punta lang ng punta. Tapos,
Ilan taon, sanayin yung sarili niya ang mayayari sa inyo. Kala nyo, alam nyo yung sinasabi ng Diyos, hindi nyo pa alam. Ang daming ganyan. Mga pastor, lagi nga ng reklamo. Kaya nakikitang-kita ko kayo lahat dito, alam nyo ba yun? Ang bilis ko mabasa yung itsura nyo lang, pag di kayo naikinig. Naku, iniisip nito. Nag-iirap na, ine-explain ko na nga dito yung... Kailangan nyo maintindihan, tapos... Parang bibilis yung makakuha ng malalalim to . Kaya dapat tuto kayo. At sana hindi kayo masabihan ng ganito. Yung dull of hearing na tinatawag. Hindi mo na makausap, hindi mo na maturuan. Kasi kala nila, alam ko na yan . Kung alam mo na yan, dahil ginagamit ka na ng gusto ng Diyos, yun yung sabi ko sa'yo. Pag hindi pa, problema ka pa nga. Huwag mo sabihin nga, alam mo na yan. Amen? Tandaan nyo yan ha. Kaya nakita nyo yan, dull of hearing na term niya, madalas mong gagamitin yan. Yung mga taong hindi na makita, huwag kayong magpaka, bakit yung pag mayroong ganyan mga tao, kasi sinabi na sa Bible yan. Hindi sila nag-improve, hindi sila nag-matured, kaso tumatagal sila sa church. At lagi nilang narinig, lagi nilang pinapagalitan. Salit na maging positive yung resulta sa kanila nung kanilang pinagsabihan sila, hindi. Okay? Sabi dito, for when for the time he ought to be teacher, so ganito pala yan. Pag ang isang tao daw pala, itinuturuan, ang natural sa kanya, dapat mga ilang taon yan, dapat siya na rin yung nag... Kung tinuruan ka na, Justin, ng 10 taon, nari, ABC. May kapatid kang maliit. Sino magtuturo sa kapatid mong maliit ng ABC? Nanay mo pa rin ba? O ikaw na? Ha? Ikaw na, di ba? Kasi alam mo na yun, kaya si Stephen, siya na nagtuturo kayo minsan. May ginagawa si Pastor, may ginagawa si Nanay. Stephen ay nagtuturo, nagunahan pa sila. Kasi mag iba rin nagtuturo ka, natututo ka rin. Kahit alam mo na yung material, ang inaaral mo ngayon, paano may tuturo sa iba. Okay? So lalo itong mga bagay sa patungkol sa Diyos. Hindi ito basta-basta ituturo, okay? Kaya tayo every 3 beses sa 1 linggo tayo nag-aaral kasi nga, hindi madali, amen? So kaya sinasabi, medyo nagreklamo si, dito, si Paul, kung si Paul ba nagsulat nito. Ang tagal nyo ng Kristiyano. Diba, salamat dito, tumutulong sa Good News Class, amen? Pero habang tumutulong kayo, nag-aaral pa rin kayo, nag-observe kayo sa teacher. Hindi yung pasaway din kayo. Diba? Tingnan nyo, ba't kaya ang tiyaga ni ma'am, yung teacher? Kasi hindi pwedeng hindi ka matiyaga. May mga style din dyan sa bata, amen? Pag yung soul winning ka, ganun. So, katok tayo ng katok doon, hindi tayo pinapakinggan, tas tuloy pa rin tayo. Bakit kaya? I-observe mo, di ba? So, sinasabi dito, pag hindi ka natututo, sabi dito, kailangan mo ulit turuan. Sino dito ang balik lang balik sa yung taas yung kamay nyo? Wala naman nakabalitaan. Sabi nga, makatalino daw kayo . Kaya sana, spiritual din. Amen? Kasi marami magaling. Sabi nga sa inyo . Di ba yung mga politiko natin? Isa, sarap kutusan . Di ba? Mahirap bang... Dapat, hindi pa nila alam yung pera na yun na pinagkakatiwa. Hindi naman sa kanila yun, di ba? Ba't kung saan nila nilalagay? Kailangan ba turo? Mga galing yun, mga abogado. So, bakit sila hindi natuto? Kasi magaling lang sila sa ibang bagay, pero sa spiritual, hindi nila kilala ang Diyos. So, ganun din yung mga Kristiyano ngayon na hindi nagmamature. Nung dati, pasaway ka, makinig. Ilang beses mo na narinig Diyos, makinig. Ilang beses, hindi na ilang taong ka na ngayon sa church. Tapos ikaw pa rin yung ganon, ikaw pa rin yung makinig. Pangit naman, di ba? O kaya, maaga tayo sa church, ha? Maaga tayo sa church, maaga 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 sa church. Uy, dyan na si ilang taon ng Kristiyano to. Hindi mo pa alam yun, di ba?
magdamit ng maayos, magdamit ng maayos, huwag magmura, huwag magmura, huwag magpost ng kung ano-ano. Woo! Mapagod, di ba? Eh, dapat ikaw na nagtuturo, kailangan turuan na naman kita. Nakita yung bigat dito? Ang bigat sa loob nun. Kasi ikaw yung nagturo dito, ikaw yung nagturo dyan. Ilang taon tapos hanggang ito, turuan mo pa ulit. So parang, huwag na nga, dyan ka na lang. Ngayon mag-aaral, huwag ka na dito. Parang gano'n na lang eh. Ito na lang tuturuan ko, at least mga bago, baka sakali mas mabilis matuto sa'yo. Amen? Ang pangit nun, di ba? Na parang nire-reject. Eh kasi, ang kulit mo eh. So darating sa inyo pag hindi kayo nag, you know. Anyway, sinaga pa rin niya ito eh. Sabi dito, which be the first principle of the orders? Kasi ibig sabihin, may mga basic and then may mga advanced. Kung sino gusto niyo dito, lagi ABC na lang, puro ABC. Alam ko na yan eh. Sige nga. Hindi mo pa rin pala alam. Kaya ituturo sa iyo, makukulitan kang isa teacher mo. Eh bakit ito na naman? Kasi yan ang kailangan mo eh. Diba? Yung ibang mga Kristiyano, ganun din eh. Gusto advanced theological ano agad, tapos, yun yan, sa church, late pa. Gusto mong theology na advanced. So, hindi ganun. Kaya sabi dito, kinukumpara ngayon sila sa mga bata. Gusto nyo ikumpara kayo sa bata? Okay lang, cute, di ba? Cute yung bata, cute din ako. Yan ang gusto nyo. Pero pag kinumpara kayo sa bata na inuuto-uto, kasi nga, wala eh. Hindi mo makausap ng mga ano, sinisigawan. Ba't ba sinisigawan? Maraming bata eh. Diba? Isasabi niyang milk na yan, yung basics. Salita ng Diyos. Yung mga matured na, ano daw yung kinukumpara? Kung yung milk ay yung basics, ano yung strong meat? Ano yung strong meat? Nakita niyo yung mga bata, di ba? Walang kinakaya niya, kundi gatas lang. Pag medyo 1 year old na, solid food, pero maliliit lang, di ba? Pero pag si-stipen yan, ako, kahit na yan. Kasi matured na yung katawan. Iba yung katawan. Pero spiritual, yung mga Kristiyano, katulad yung sabay, kayo, sinasanay ko na kayo, di ba? At least, alam, ayaw natin sa bakla, alam niyo na yun, di ba? Hindi tayo papaloko dyan. Kasi umpisa pa lang, sinabi ko na sa inyo agad. Pero yung mga advance dito na ngari di pa kailangan yung church, kailangan din ng pera, ah basta bahala ka na dyan, basta naisip nyo ba yun? Yung mga bata hindi pa, di ba? Pero ngayon alam nyo na rin dapat yun. Pag laki-laki nyo yan, si Geraldine, si DM, at naisip nyo na rin yun sa church, merong bigayan dyan. Okay, nako, ayoko na dyan. Habi ko na habi eh. Mga ganun. Unti-unti naman yun. Tutulong ka muna eh. So, yung iba, ayaw ng ibang usapan. Sabi ni Pastor, yung reklamo niya dati. Yung mga, yun, umaattend naman. Pagmasaya, fellowship. Pero pagbigayan, ayoko na yan. Hindi ako kasama dyan. Wala ako narinig. Okay, so strong meat yan. Ibig sabihin, pag nagko-commit ka na ng medyo mabigat, yung masakit na sa bulsa, masakit sa schedule, di ba? Sakit na schedule pag yung puro soul winning, tapos good news class pa, no, gaaway na tayo yan. Eh, may choir pa. May pambira, pastor. Sabi na, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. So, again, di naman masama yung talagang baguhan ka, di ba? Di mo pa alam, siyempre, nagtatanong sa akin, Pastor, ano ibig sabihin ng sino ba yung anak ng kapahamakan? Okay lang yun. Tanong kayo, mas maganda magtanong kaysa hindi. Di ba? Mahirap nagpe-pretend ka, kala mo, alam mo, hindi naman pala. Di ba? So, yan. So, pag laki-laki natin, ayaw na natin ng binibaby tayo kasi nga, mature na tayo dapat. Sabi dito, pero pag hindi bibigay sa iyo yung strong meat, pag nakita sa iyo, hindi ka pa karapat-dapat. Amen? Ganyan din sa trabaho eh. Masabi, baguhan ka pa lang. Gusto mo, ikaw na yung gagawa ng hindi mo naman kaya. Magmamanage ka. Gusto ko, manager agad. Ano yung manager? Hindi ko alam, ano ba yun? Hindi mo pala alam yun. Mamanage mo, tao.
bukod sa project, yung project nila, alam mo dapat, pati sila mismo, alam mo, ano yung papasunod sa kanya. Hindi madali yun. Men, pero pag binigay sa yung responsibility, dapat kaya mo na. So, ganun sa mga Kristiyano, sabi dito, full age, sabi, matured. Bakit daw, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So, naalala niyo yung discern, di ba? Nag-aalala natin yan. Paano mo malalaman? Katulad ngayon, yung mga... Dati hindi ko na maintindihan yung pagkakaiba ng nung batang-bata pa ako. Kasi may violet na, may indigo pa. Ba't yun na lang gawin natin simple ang buhay? Eh, pag nag-ano ka pa, nag-artist ka pa sa computer, ilang kulay alam nyo? Ha, ilan? 64 color. Ha? F. Ilan yun? Walang katapusan yan kasi ano yan eh. Bandwidth yan eh. Alam nyo science nyo. Pero kaya yung iba na di-distinguish nila yung medyo light brown sa brown, light blue, navy blue, sky blue, blue jeans. Ha? Ocean blue. Kasi lagi nilang nakikita, di ba? Sa iba, para sa kanila, pareho lang yung, alam yung teal. Parang green na blue yun eh. Bluish green. Pag dati, basta green, okay na yun. Pero, hindi mo gustong kulay na katulad yung sa bahay natin. Sa labas, blue. Yan ang blue jeans. Sa labas. Dito sa loob, yan. Lumutan ko pa ang sky blue. So, alam yung pagkakaiba niyan. Kasi nga, lagi mo nang nakikita. Pag lagi mo nakikita, lagi mo ginagamit, alam mo yung pagkakaiba. So, yung masama't sa mabuti. Alam mo ba yung masama't sa mabuti? Siyempre, dali naman yung pasto. Kaso nga, ibang bagay, hindi ganun kasimple. Ano example niya? Katulad yan, tatayo tayo. Mabuti ba yan? Masama? Depende. Kung nausunog na, di dapat lahat tayo nagtayuan na. Paano masabing masama ito? Pwede mo sabing mabuti. Masyadong mabuti. Ito yung bawal. Ito yung talagang hindi pwede. Masama pang magsalita. Ano may sasabihin? Masama pang magalit. Yan. Yan galit. Hindi mo sabing laging tama yan. Laging mali. Hindi na pwede, di ba? So, paano mga malamang? Habang ginagamit mo, laging mo iniisip na nakikita mo yung judgment ng Diyos, ng pastol, ng magulang mo. Masama bang manapak ng tao? Like self-defense. Diba? Masama bang nangihingi sa'yo, hindi mo binigyan? Masama ba yun? Lagi? O minsan, hindi. Diba? Kahit nanghingi pa siya, nagpangawa pa, hindi nagtatrabaho, bahala ka. Mas makakabuti ka na hindi ka bigyan para magtrabaho ka. Diba? So, yung sinasabi ko mga bata, habang inaaral nyo yung judgment ng Diyos, tsaka ng mga mature sa pananampalataya, nalalaman mo ito masama, ito masyadong masama, ito sobrang sama, ito mabuti to actually. Ito sobrang buti, ito mabuti sa ganitong pagkakataon ito. So, habang nagmamature kayo, nalalaman nyo yung masama at mabuti. Okay? Malalaman nyo, pag sinabi discern, ma-distinguish nyo. Okay? Tapos natin yung 5. So, pinaka ano dito, si Jesus at yung maturity natin. Okay? The more na, kaya ito yung napansin ko, sa mga kahit anong Kristiyano, kahit Christian groups, kaya napunta ako sa Baptist, sinarag ko, pinag-pray ko. Yung ibang Christian groups, may katuwiran din, may Bible din. Pero gano'n kasi sila kalalim sa Bible, makikita mo yan sa tagapagturo nila. At therefore, pag ganito yung tagapagturo nila, ganito lang ababaw, hanggang doon lang sila. Alam ka naman, sumubo pa sila doon. Yung tagapagturo nila, ganun lang eh. So, kahit mga Baptist din, pag yung pastor nila, hindi masyado soul winning, inalo yung mga tao, di ba? Hindi masyado nagbabasa ng Bible, puro feel good lang, puro praise the Lord lang, share-share lang ng anong dyan, random Bible verse, walang kinalaman. Diyan ako naasabin minsan eh. Wala nang relevance. May preaching ako dyan niluluto.
Kahit maganda naman yung Bible verse, nakita mo ba yun? Yung iba namang mga pastor daw, lagi puro kaligtasan ng preaching. Ang maganda naman kaligtasan, kaso kung lahat tayo ligtas na, ulit-ulitin natin yun. God is good! Amen! Amen! Next, God is good ulit. Next, ano? Nakaka-ano yun? Nakaka-boring. Amen? So, sa Bible, laging ang ano dito is palago ng palago ng palago ng palago ng palago. Ganon. So, hindi ka magiging sobrang lago na lalagpas ka na sa langit. Wala lumalagpas sa langit. Hanggang yung iba, ginagawa lang kalokohan nyo kasi sila hindi pupunta sa langit. Pero sa totoo lang, yung mga nagmamature, kung dati ganito kang umatend sa church, kunwari, hey, every Sunday na, umatend na to, okay to ah. Ba't di mo subukan ng afternoon ng Sunday din? Pag nagmamature ka, parang kulang pa yung preaching, ano eh. Isang mensahe lang for the whole week, di. Dagdagan ka pa ng Thursday. Pagka Thursday, may ibang book tayo. So, habang nagmamature ka, mas gusto pa yung salita ng Diyos. Paano wala na akong time mag-ML? Okay lang yun. Diba? Wala na akong time maggala, mag-chismisan. Hindi okay, di ba? Mag-TikTok, maglandian. Okay yung mawala ka talaga ng oras dun. Sa tabaho, siyempre kailangan magtabaho, pero may time lang din. Amen? So, tapos natin doon. So, ganyan ang pinaka-tema dito naman. Mag-mature tayo sa Panginoon. Amen? So, sinong pinaka-mature na tao sa buong mundo? Hindi nga natin alam eh. Pero dapat natin sa church, dapat pinaka yung pasto, dapat. Kasi siya yung magdadali. Pero again, yung iba, nga, babae ka, di ka pwede magpasto, di ba? Pero may ibang matured. Pwede ka mag-mature ng marating mo yung pinaka-pinaka mo. At kasi hindi mo nga marating yan. Pero still, at least palago ka ng palago. Amen? Pabait ka ng pabait, patalino ka ng patalino, walang hang, ano yan, walang hanggan yan. Okay, sige. Question. Oh. Ibig sabihin na nung katulad ng high priest yung pastor o yung in a way, yes. Pero yung sinabi yung sa chapter 4 and 5, ano si Jesus yun? Yung pinaka-pinaka. So sa panahon natin ngayon, hindi na natin kailangan high priest, pastor na lang, tapos ma-member. So, magawa naman natin lahat ng pwede natin ngayon. Hindi naman tayo mag-aalay ng baka dito, di ba? Basta please, pag soul winner ka, inayakag mo yung, nilalapit mo yung tao sa Diyos. Pero yung pinaka high priest, yung talagang siya lang at Diyos, diba? Si Jesus yun. Okay? So, yun eh, pwede tayong dumirekta sa Diyos, pero may mga time na hindi eh. Diba? So, wala, may matindi kang kasalanan. Hindi ka karapat-dapat. Kaya yung high priest sa Old Testament, may mga ano dyan, may mga purification na tinatawag nila. Anyway, saka na yun. Ah, sige po. Ay na, salamat. Nagtahimik kayong konti, no? Eh, kasi naman, sumisigaw na ako, eh. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat. At this na tapos namin, Hebrews 4 and 5, Panginoon, we pray na mga aral dito especially, medyo malalim but in time, Panginoon, maintindihan din namin ito, Lord. Yung kalaliman nito ay in personal studies namin, makita din namin. I pray na kayo po ikilos sa amin. Maraming salamat sa inyong anak, Panginoon, Panginoong Jesus, na siya po'y totoong matapat. Siya po'y nag-sacrifice para sa amin at siya po'y naintindihan niya po kami dahil siya po ay nagkatawang tao, Panginoon, at naranasan po ang pinakamatinding paghihirap. At hinayaan naman niya po yun. So, tinanggap niya po yun. At makita namin sa pattern para sa amin na ministry, Panginoon, pagiging Kristiyano. Minsan mahirap. But hayaan po namin na kung ano yung gusto niya sa amin, matupad sa amin, Panginoon. Kung maglilingkod kami at mahirapan kami, Panginoon, we pray na samahan niyo po kami at bigyan kami ng katagumpayan. But unti-unti, Panginoon, mature kami. Later kami naman po ay tuturuan din namin ang mga anak, Panginoon, ng inyong katuwiran. So, ay pumalalati. In Jesus' name we pray. Amen.